Hello once again. Kumusta po kayong lahat? Welcome po sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Magpapasalamat na ako ngayon. Sa umpisa pa lang, magpapasalamat na subscribe din at click the bell button as well para ma-notify ka pag sa susunod na maipapalabas na videos. Pag-usapan ngayon ay tungkol sa long-term health care. No, hindi po ako nagsasawa na nagsishare about long-term health care. Kasi needs natin. Okay? So, ang long-term health care ay isang investment vehicles para mapaghandaan ang healthcare fund during our old age, no? Old years, no? Mapaghandaan, makapag-ipon tayo para sa ating pagtanda. Oo, matanda na ako, 60 years old na. Kaya pinaghahandaan ko pa rin ang aking pagtanda kapag bigyan po ako ng mahaba pang buhay ni God. No? Kapag hindi naman, ay may pamilya naman ako na pag-iiwanan. Okay? So, alam naman natin na sa isa, ito ang pinakamadalas na responsibilidad natin sa ating pagtanda, no? Ay ating ang ating responsibilidad ay ang ating kalusugan, kaya dapat ay pinaghahandaan. Okay, so mayroon po akong ibibigay na 10 na benefits kapag may long-term healthcare ka. Wow! Okay. Ito ay tungkol sa pag-iipon. Okay? Okay. Number one, ay hindi mo kailangan umasa sa mga anak mo para may pambili ka ng gamot mo. Diba? Oo. Eh kung may fund ka nga lang, may ipon ka, doon mo kukunin. Okay, number two, hindi mo kailangan magtrabaho pa para magkapera, para may pambili ng iinuming gamot o kaya vitamins. Ang sinasabi dito ay kung yung medyo matanda ka na hindi mo na kaya, no? Okay, number three, hindi problemado ng mga anak mo sa'yo pagtanda mo. Dahil nakapaghanda ka, kaya ang mga anak ay hindi nila problema dahil may ipon ka na gagamitin mo sa sarili mo. 4. Mas mataas ang chance na humaba ang buhay mo dahil hindi ka ma-stress, no, pagtanda mo. Hindi ka na mamumroblema, hindi ka ma-stress. Lucky kang masaya dahil may inaasahan kang naipon ka. Number 5, ay mas ma-enjoy mo ang iyong pagtanda dahil hindi ka nga stress, no? Sa mga gastusin mo o kaya sa monthly maintenance mo. Oh, di ba? Maganda. So, 6, ay hindi mo kailangan umasa sa HMO ng iyong company, no? Pagtanda mo dahil may health care fund ka. Mayroon kang fund sa health care mo, kaya hindi mo na kailangan ng HMO ng company mo. Okay. Number 7. Hindi ka pagpapasapasahan
ng mga anak mo pagdating ng araw. Dahil nakapaghanda ka sa iyong pagtanda. No? Diba? Hindi naman bago po sa atin. Marami naman tayong napapanood sa television na ang mga anak ay iniiwan na lang ang mga magulang. Marami po 'yan. Hindi po ako nagsisinungaling kasi marami na, punta kayo doon sa old age o kaya sa home of the aged. Marami pong naabandon na doon ng mga magulang. Kasi nga, noong panahon pa ni tatay o kasi si nanay, ay wala pong naipon. Kaya nung tumanda siya, walang maisusuporta mga anak. Kaya dinala doon, ang kaya iniwan sa kung saan-saan para wala na silang iisipin pa. Kaya nakakalungkot po ng ganun. Totoo pong na nangyayari to sa buhay. So, kailangan natin mag-isip-isip din para hindi tayo magaya po sa kanila, no? Okay, number 8. Hindi mo kailangan pumila sa public hospital para magpagamot. Di ba? Kasi kung may health fund ka, healthcare ka, diretso ka na, hindi ka na mapipila. Kasi ang isa pa dyan ay matanda ka na. Pero kahit matanda ka, ay kung wala kang health fund, ay pipila ka pa rin. O kaya aasa sa gobyerno, pipila ng ilang oras. Okay? At number 9, mas mataas ang chance. Ito ang maganda, no? Kapag may ipon ka, mas mataas ang chance na makapag-travel ka sa ibang bansa kasi may sapat ka ng naipon na gagamitin. Okay, so number 10. Hindi mo na kailangan umasa sa pensyon mo para sa pagbili ng gamot at dahil may health fund ka nga. Okay, kailangan mo nga yung ang pension mo o may SSS ka man, maganda rin yun. Pandagdag. Pero pag SSS ka lang, walang healthcare, walang long-term healthcare, hindi po kakasya. Ay kung yung inipon mo lang sa SSS ay mababa lang ang monthly na binabayaran mo, maliit din ang ipipensyon mo. Hindi po yun kakasya sa gamot. Ang mahal na ngayon ang gamot, no? Magkano kaya ang isang tabletas lang na paracetamol o ay mahal na yun. Ay kung araw-araw mo inumin o kaya maintenance mo na gamot mo, ay kung ang isang gamot mo na maintenance mo ay kung high blood ka, ang mahal kaya yun. Kaya talaga po at sure hindi po kasya ang maliit na pensyon sa SSS. Kaya kailangan natin makapag-ipon sa long-term healthcare para sa ating pagtanda. Okay? So, sana po ay nakatulong ako sa konting ating kaalaman tungkol sa healthcare, long-term healthcare. Kaya sana po ay nakatulong po sa inyo at sige na, tara na, habang bata-bata pa, mag-ipon na tayo, kuha ka na lang ng Kaiser. At ito ay may, kagaya ng sabi ko, may long-term health ka dito, 3-in-1 ito ha, may healthcare, long life insurance at saka investment mo. Ito ang kailangan mo pagtanda mo. Okay? Pagtanda natin. Okay?
Maraming salamat po at God bless. At once again, don't forget to subscribe and click the bell button as well para ma-notify ka sa susunod na aking videos. More power po sa atin lahat at God bless. Thank you. Bye.